Hello mga ka-farming, good afternoon. So, this afternoon, panibagong vlog na naman tayo, no? So, nito kami ngayon sa bahay ni SB Portino. Yan, sama ko si Kuya Sammy Nagalis. Yan, si ating livestock inspector. Siyempre ako assistant niya, i-vlog na natin. Total, andito na rin tayo. So ano pa ba? Vlog na natin to. Sayang yung pagkakataon, di ba? So, pre. Yan o. Mangawa na ng alatiris. Apo. Huh? Si Isbe. Ano? Ang yung mga kata ba? Sa Isbe lang ba? O sa Isba? Baka. Baka nga. Bako ng bakoy ba lang? Ready ka na? Ouch! hindi ko maabot. So alam niyo ba ito guys yung kwarto, yung alam niyo ba itong alateris? Ito ang benefits na to ay gamot ito sa diabetes, you know, to masarap to, manamis-namis ito yung pangunahing pagkain ng mga kwan paniki. Yan, sarap. So, andito kami ngayon sa bahay ni SB, no? So, hindi lang paalam. Nakapag-vlog lang tayo dito. So, SB, pasensya na. Andito na rin kami. So, nag-vlog na rin kami dito sa labas ng bahay mo. So, sana okay lang. Yun. At, yun, no? Baba mo. To, inog ko. Yun, no? Yan, guys, oh. Yun, no? Inog. Yun! So ang takaw ni Kwan. Ang takaw ni ni livestock inspector. Kala mo ngayon lang kakain ng alateris, yo. Sinulit-sulit na, oh. Yan. So guys, ito ay tinatawag na ito na bunga-bunga. Yan. Ayaw ko sa iba kung tawag dito. Yan. Pwede nyo rin ito ipakain sa manok. Yung buto. Yan. Pag may mga kwan siya. Ito. Pag may mga kati-kati or mga galis, yan, or kulugo, yan, mabisa itong panggamot sa kulugo ng manok, yan, yung buto sa loob. Ano ba kung nandiyitan? Ha? Kasi pa yung nandiyitan sa bahay? Oo. Maroon? So guys, ang kagandahan pala ng puno ng alateris, yan, dito sa amin tawagin ito alateris, pero sa ibang bayan hindi ko alam kung tawag dito. So ito pala guys, yung alateris guys, nakakapagbigay siya ng lilim sa atin. Yan, maganda siyang pangtanim. Yan, sa harap ng bahay nakabigay siya ng lilim. Pwede na siya gawing shelter. Yan, tirahan ng mga hayop sa ilalim, diba? So guys, mamaya abangan nyo kami, ha? So hanggang dito lang muna siguro. So, tuloy tayo sa ating activity. Bye-bye. Ikaw rin kayo powder yan? Powder nga. For the? Ara. Yun lang yung pagdala ka na. Ano ako na? Ay, powder? Ha? Ara, ang dami ko muna eh. Dami ko muna ako. Ang dami ko muna eh. Hello guys, andito tayo ngayon kay Ella SB, no? Ella SB Portino. Tayo ngayon sa bahay niya. Nag-apro ka tayo ng baka at saka mga baboy. So guys, ito ang ating papro tayo. Baboy, yan yung naon? Baboy? Yan. Ayan si SB yung tingting. So andito kami ngayon sa bahay niya, no? Ayan, no?
few minutes later. Okay. Simple na dyan, kape. Yan. Pakapit ah. So yun guys, magandiyan kami ng baka, no? Mga ka-farming dyan. Yung si livestock inspector, si Kuya Sam, yung mga inject. At syempre, andito tayo sa bahay nila SB Portino. So, ang aming injika ngayon ay ang kanyang baka. Yan, may anak. Anong kuha natin mong kuha kasi nagka? So sa part na yan mga ka-farming, no, medyo nahirapan kaming i-inject ang aming i-inject na deworm. So napag-decision namin na dapat siyang i-restrain sa puno ng duhat. So, i-restrain para masagan na hindi makagalaw yung baka. Alam kasi mayroon din yung magalaw baka magpali ang karayo. Kaya mas magandang sigurado hindi na siya makagalaw at saka hindi na siya makapansuwag ba. So yun mga ka-farming, no, bali na-restrain na namin yung hinahing baka at saka na-apply na namin ang injectable na pang deworm. So yun mga ka-farming, no, gumamit kami ng ivermectin na pang deworm. So yun ay makakatulong para matanggal ang mga parasite sa loob ng baka tulad ng tipworm, roundworm, lungworm at liver fluke. So yun ang mga pangunahing sanhi ng pagpayat ng baka at panghihina ng katawan ng mga parasite na yan. So yan, mga ka-farming, nabigyan na natin ng pandiworm. Yan, okay na siya. And then, okay na okay. Dapat yung drug na nagamit ang kasi. Ay, hindi!